Magandang gabi mga kapamilya. Welcome po sa isa na namang edisyon ng The Live Gap Show ng Huwag Kang Mangamba. It's a Holy Week. Perfect time to watch this series na napakaganda. And gaya ng mga naging tradisyon natin sa Live Gap Show, hindi makukompleto ang ating gabi kung natin kasama ang ating mga bida ng Huwag Kang Mangamba. I'm so happy kasi mga kasama natin ngayong gabi, sina Barang, sina Debra at si Mayor Simon, ang tatlong tinututukan ko na mga karakter sa serye ito. They're so interesting. Let's call in first Yula Valdez. Hi, Debra. Hello. Hello, MJ. Magandang gabi ho, kapamilya. At nandito na naman kami. Sasamahan kayong manood ng Huwag Kang Mangamba. My God, Ate Yula. After nung episode, after our first Live Gap Show, sunod-sunod na yung mga tanong sa isip ko about your character. Ay, nako. Meron ko ba dyan kay Debra? May mga tanong ako mamaya, pero let's call in first muna ang si Barang, Sylvia Sanchez. Hi, Bian. Hi, MJ. Hi, MJ. Magandang gabi sa'yo. Good morning pala dyan sa iyo. Sa lahat naman nandito. Good dyan, ha? Meron nangungulit. Hindi umaalis. Ayan siya, ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, salamat ulit na nga si ang ngayon nanonood din naman kayo sa nang sala. Okay. All right. So, after Debra and Barang, let's call in Mayor Simon. Kuya Noni Buen Camino. Hi, Kuya Noni. Hi, MJ. Magandang gabi sa inyo lahat. At congratulations, MJ. Nakita na kita, artista ka rin pala, no? Ay, grabe naman. Grabe naman si Kuya Noni. Ang ganda ng wifi mo ngayon, ha? Tugma na ang audio sa ka-video. Ah, tugma na ba? Okay. First question. Ang napansin ko talaga, isa-isa nang nag-unravel ang mga cracks ng Hermoso. Lumalabas na ang mga problema in the different society. I mean, sa may it be politics, may it be family, may it be the kids in the community. Tama ba ang aking obserbasyon, Mayor Simon? Yes. As far as Simon is concerned, mas nagiging malinaw na yung kanyang movement, yung mga plano niya is really to get Deborah to... Mm-hmm. To be na kasama sa kanya sa election. Yun yung mga plano. Barang, sa iyong pananaw na, sa pananaw naman ni Barang, nakikita na rin niya, no? Yung yes. Nangyayari sa paligid niya. I mean, it's unraveling in front of our eyes as viewers. Yes. Actually, si Barang, yung character niya kasi, although baliw siya, pero nakikita niya lahat eh, di ba? Para ngayon kung sino pa yung baliw, yun pa yung nakakita ng katotohanan. At kung sino yung mga normal, yun pa yung parang mukhang baliw na wala. Nagbubulag-bulagan. Yon. So lumilinaw lahat kay Barang. Ang isa lang hindi malinaw sa kanya, anong nangyari sa kanya. Ganun lang yun. Correct, correct. Okay, si Debra naman, Ate Yula, napapansin ko, ang dami na nanyang nakikita o pinagdadaanan sa buhay na parang saliwa sa kanyang pinaproject na paniniwala. Yun ang misteryo ko. Ganun. actually, na re-realize ni Deborah lahat ng potensyal na pwede niyang gawin para ma-prove na siya ang natatangi ang napili na sugo ng Diyos. Ngayon, ito yung mga oportunidad na lumalapit na sa kanya at mas lalo ka pang maraming malalaman tungkol kay Deborah. Correct. Kasi parang yung mommy ko kanina, first time niyang minarathon ang Huwag Kang Mangamba. Sabi ko, ma, napanood mo na bang Huwag Kang Mangamba? Watch it. Pinanood niya. Alam mong tanong niya sa akin, so anong nangyari kay Deborah at sa corona nung santo? Kinuha ba niya? Ano ba? Ginangabi ko, ay ba malay ko? Panoorin natin yung serye dahil tatakbo pa yan, no? So parang I'm just so excited because ang dami ng mga yan na unravel na personalidad, yung galawan, yung interaction, yung sama, yung buti,
Yes, at marami pang marireveal sa mga susunod pa na mga episode. So talagang kailangan nilang tutukan ng huwag kang mangamba. Okay. Sobrang interesting yung storya nito at nalalapit din naman sa realidad sa na mga nga. Nangyayari. Yes. Yun na nga, gamit na gamit ni Mayor Simon ang mukha ni Deborah sa kanyang mga yes. parapernalias. Anyway, babalik na tayo sa serye but please don't forget to use the hashtag HKM Pamilya at Vincula sa inyong mga social media posts para we can read it and see all your reactions sa episode tonight. Aba, napaka-skimmy naman ito ni Deborah. Yula. Ano ba talaga? Akala ko ba religyoso? Pero bakit gano'n? Maraming religyoso. Diba? May kanta nga. Santong kabayo. Banal na aso. Oo. Ayun, maraming ganyan tao. As in, maraming tao magaling pumuna. Yun ang bagong tawa ko ngayon. Grabe. Oh, yun na yung bagong tawa ko ngayon. Maraming religyoso, actually hindi lang religyoso, maraming tao na magaling pumuna ng ibang tao, pero yung sarili nilang actions hindi nila napapansin, di ba? Correct. Pero ang isa sa napansin ko, kung gaano ka toxic yung bahay ni na Agatha at Deborah, gaano ka toxic yung bahay ni Mayor Simon with all the problems, ganun naman ka-peaceful yung maliit na mundo ni Barang sa kanila. Ni Barang at ni Mira. Tama. Yes. Diba, minsan di mo talaga, diba sinasabi nga, huwag tingnan sa panlabas. Mm-hmm. Malay mo yung sobrang laking yung mansion, yung correct. Magandang bahay, yun yung bulok pala. Yung right. maliit na bahay, yun yung sabi mo nga, may peace of mind doon sa loob. Masaya yung mga tao, kahit kapo sa pagkain. Kahit maaliwalas yung mansion, sa totoong buhay din yan, ha? May ganun, ha? Yes. Totoo nangyayari yan, ha? Sa totoong buhay, may ganun. Mansion, mayaman, pero masaya ba sila? Diba? Meron din naman katamtaman lang. Pero ang saya nila, yes. So yun. Diba? Masaya lang ni Barang at ni Mira. Kay ano naman, kay Kuya Noni, no, yung si Mayor Simon, talagang normal talaga na may problem child, no? Alam mo yun, parang meron talagang how do you call that? Prodigal son or something? Yeah. Well, from the point of view of Simon, yung apo niya na si ano, the younger one is a problem child. But the truth of the matter is, he's the problem lolo. Yeah. Kasi, pero syempre, ako bilang gumaganap, ang paniniwala ko ako ang tama. Kasi iniisip ng character ni Simone para yung sa ikabubuti ng kanilang pamilya na hawakan, panghawakan yung kanilang kayamanan at ang kanilang kapangyarihan. Ang problema kasi nga, meron silang struggle. Kaya lalong nagiging importante para kay Simon na umayon sila pag may trouble, katulad nung last scene, nagkaroon ng trouble si Rafa na paaway. Napakalaking bagay para sa kanya yung reaction niya na sobrang makakasama na naman yun sa kanila. Eh tatakbo yung apo niya. Tatakbo sa election. Saka I'm so convinced na Kuya Noni na ang galing talagang maglinis ng kalat ni Dominic. Nang alin? Ang galing niya maglinis ng kalat. Yun, ang kanyang trabaho na tinuro ko sa kanya. Ah. Yeah. So, it will unravel later yung kanilang relationship, yung history ng kanilang relationship later. So, dapat manood pa rin sila. Correct. Tapos, speaking of relationship, Ate Yula, that explains why yung bond ni Agatha sa kani Deborah is ganun na lang katindi. Kasi maraming sikreto, maraming pinagdaanan. Kaya ganun talaga kapag ka, alam mo, mga guilty. Either maghiwalay kayo at hindi na kayo magkita, pero sa kaso nila magkapatid sila eh. Tsaka inilagaan talaga siya ni Deborah. Si Agatha inilagaan talaga ni Deborah. Parang tumayo na siyang nanay at tatay kay Deborah. Iba talaga ang bond ng magkapatid na yan.
iba. Pero tumayo yung balahibo ko dun sa ano, yung drawing. Yeah. Yung din-drawing ni ano? Alin yun? Yung din-drawing ni Joy. Yung mukha ng drawing na master. Yes. Oo. That was so ano, that was so creepy, no? Na parang tama 'yung sabi ni Agatha, bata pa siya noon. Paano niya na ano, nag-stick sa mind niya? Oo, tama. Parang show na trauma na hindi maintindihan na resulta 'yun. Actually, kung bakit medyo may pagka-rebelde siya kasi marami siyang ayaw sa mga nangyari. Eh, minsan kahit ano tawag dito, hindi siya aware pero yun nga, na-stuck na sa mind niya yung mga nangyari. So hindi maganda ang pananaw niya sa mundo. Everyone, lahat ng character hungry. Si Barang is hungry for answers. Marami siyang tanong na hindi pa nasasagot. Si Mayor Simon ay hungry to stay in power. Si Deborah is hungry for attention and to be the chosen one. Si Agatha is hungry for love ng kanyang asawa. Marami. Maraming problema tong mga tao. Yeah. No? Correct. And it's ang ganda kasi nagkakakulay na talaga siya in front of our eyes, no, as viewers. And we'll ask more, we'll ask Yula, Sylvia, and Kuya Noni more about their characters and the story. In the meantime, babalik na tayo sa serye. Again, please don't forget to use the hashtag HKM Pamilya at Vincula. Balik muna tayo sa Wag Kang Mangamba. Mayor Simon, intense ang scene na yun with the lolo and the apo. Opo, malaki kasi yung... yun nga, malaki yung threat eh. Napatrouble yung kanyang ano, yung sinasabi ko, napatrouble yung kanyang apo. So masisira sila. At palagi na lang ginagawa niya ng apo niya, palagi kumukontra. Palagi kumukontra sa kanya. Pero yun pala, deep inside talagang, sinasabi naman niya later on na hindi niya gusto yung nakikita niya ng dishonesty sa kanyang pamilya, sa lolo niya. Tapos ngayon, sinasali na yung kanyang kuya na pumasok sa politika. So, merong values si si Rafa. Si Kyle. Si Rafa. So, yun. Meron siyang values na meron siyang pinanghahawakan. So, yun ang nasisirit, nakakasira sa kanya. At the same time, nagiging hadlang yon sa kagustuhan ni Lolo Simon. Right. Ibyang, I don't know if you also observed this or napansin ko rin, no? Parang with this episode na we are introducing the rich kids, we're still showing yung nangyari, yung trauma ni Joy, and then itong longing for, itong si, yung with Mira and Bro, and then itong si Seth Fedelin din with the family ni Dominic. Parang we're showing na, no, the different situations na nangyayari sa kabataan today. Yes. Nangyayari sa mga kabataan ayon sa kani-kaning pamilya. Correct. Kung anong problema, kung yung mga angst nila sa bawat isa. So, slowly nilalabas na kayo ngayon and later on, makikita na yan. Malinaw na sa lahat yan. Actually, nasa 7th episode na tayo ngayon. 6, 7. No, yung mga... Oh, yung ano namin, yung tinitape namin ngayon, malinis na talaga eh, malinaw na eh, klaro na eh. Klaro na yung storya bawat isa eh. Yung mga darating pa, like yung mga papalabas pa. Maganda ng paganda yung show kasi maiintindihan mo. Ito yung storya ngayon, tamang-tama ngayon sa mga millennials, yung alam mo yon. Ano nila to eh, storya nila to eh, sa kanila to eh. Wow. Alam mo 'yan sa mga pamilya na talaga importante yung pamilya. Alam mo 'yan. Tapos hindi meron din naman kasi hindi din nila maintindihan yung mga magulang nila. Bakit ganoon? Ang dami din ng question, 'di ba? Gaya ng magulang, may mga questions din para sa mga anak.
Correct. Siguro ang hihilingin ko na lang sa inyo, Kuya Noni, Tiyula, and Ibiang, is what message do you want to send out there, i-share sa ating mga kapamilya now that we are celebrating Holy Week and also in the context of watching Huwag Kang Mangamba? Tiyula, what do you want to say? Yes, gusto ko lang sabihin na ang pinaka-importante sa buhay natin ay maging masaya. Huwag na tayong maghangad ng mas marami pang bagay. Kung tayo ay komportable naman na nabubuhay, alam mo yung komportable, may higaan ka, may tubig ka, may kasama mo pamilya mo, may pagkain ka naman, pasalamat tayo na buhay tayo. Huwag na tayong maghangad ng mas higit pa doon para makontento, madali sana tayong makontento para mas madali tayong maging masaya. Amen. Amen to that. Thank you, Ate Yula. Ibiam? Sa akin, importante yung matuto tayo makontento kung anong meron tayo. Huwag tayong maghanap ng kung anong wala tayo. Appreciate natin yung binibigay sa atin ng Diyos. Alam niyo yun, siya ka. Gusto kong ipasabihin sa lahat na hanggat buhay yung mga mahal natin sa buhay, iparamdam natin yung pagmamahal natin kasi pag wala na sila, wala na yon. Tapos na yon. Doon na pumapasok yung pagsisisi natin. And higit sa lahat, wag na ito yung pinakaugat talaga na hindi ka magiging masaya, yung inggit katawan, tanggalin sa katawan. Kasi kung okay, sobra kang mainggit sa kapwa mo, talo ka diyan. Loser ka. Okay. Yun lang. Pagmamahal, maging masaya sa lahat. Kuya Noni, I only have 15 seconds for you. Go ahead. Ang masasabi ko lang, ang ganda-ganda ng sinabi nilang dalawa. So, kasing ganda.